Okay, so good morning po again. So for today's lesson in calculus, in basic calculus po, we are going to discuss about antiderivatives po. So a function capital F is an antiderivative of the function small letter f on an interval I if the first derivative of f of x is equal to the small letter f of x for every value of x in I po. So, antiderivative, ayan, so isa-isahin natin siya. So, dito muna tayo. So, an antiderivative of small letter f of x is equals to 12x squared plus 2x is uppercase f of x equals to 4x cubed plus x squared. So, as we can see, the derivative of the capital letter f is given by the the first derivative of the first of the uppercase letter, which is the 12x squared plus 2x, which is equal to the f of x po. So, ang ibig sabihin po nito, so sinabi naman na dito na itong 12x squared plus 2x po is nanggaling siya doon sa 4x cubed plus x squared. Okay? So, di ba tinuruan ko kayo last time how to get the derivatives. Okay? So, differentiation po. Tinuruan ko na kayo. So, di ba, pag once sa kinuha natin, yung derivatives ni 4x cubed plus x squared, it will give us 12x squared plus 2x. Tama po? So, ayun po yung ibig sabihin natin ng salitang antiderivative. When we say antiderivative, it is just the opposite of our derivatives po. Okay, kumbaga, aalamin natin yung pinagmulan nung dinerive natin or yung derivatives na kinuha natin. Okay, kaya nga antiderivatives siya. Okay, opposite lang nung kinuha nating derivatives. So at this point, we are going to know ano ba or saan ba nanggaling yung bawat function po na yun. Okay, so dito katulad po nito, an antiderivative of g of x, small g of x is equals to cosine x is capital G of x equals to sine x. So, ibig sabihin, si cosine x is a derivative of sine x po. Tama? So, ibig sabihin, bago siya maging cosine x, naging sine x muna siya. So, it means that sine x is our antiderivative for the cosine x po. Okay? Diba? So, babalik na rin lang natin kung dati, kinukuha natin yung derivatives. Ngayon, ibabalik natin siya sa dati. So, gagamit tayo dito ng antiderivative po. Okay? Questions po. Clarifications? Meron po bang questions so far? Kung may questions po, feel free to ask questions po ha. At kung hindi ako naintindihan or medyo mabilis yung pagsasalita ko, mag-ask lang po ng question. Okay? Next po. The antiderivative capital F of a function small letter f is not unique. Bakit siya sinabing not unique? Kasi, for example nga po, yung given natin kanina na 12x squared plus 2x, ayan yung nakuha nating derivatives. Tama? So, in-assume natin or nakuha natin na ito yung antiderivative niya po kasi dyan siya nagmula. And kapag kasi kinuha natin yung derivatives ni 4x cubed plus x squared, it will give us 12x squared plus 2x. Tama? So, ang sinasabi dito, hindi lang siya isa, dalawa, or maaring higit pa. Okay? Yung maging derivatives, yung magiging antiderivatives ng isang function. Okay? Katulad po nito, 12x squared plus 2x, pwedeng ang antiderivative niya daw po ay 4x cubed plus x squared minus 1 po. Tama? Or pwede rin naman siyang 4x cubed plus x squared plus 1. Okay? So kung kukunin natin yung derivatives ng dalawang function na to, it will also give us 12x squared plus 2x. Kasi diba, 4x cubed is 12x squared. Ang x squared will be 2x. And since negative 1 and positive 1 yan, constant po yan, so it will give us 0. Okay? So, ang magiging derivatives pa rin yan is 12x squared plus 2x. Okay po? So, yun yung ibig sabihin dito ni antiderivative na hindi lang siya isa
Okay? Kaya later, meron po tayong, meron akong i-introduce na mga theorems po na kung saan magkakaroon lang tayo ng isang answer po. Okay? Kasi kung wala tayong susunding theorem, maraming magiging possible answer. Maraming magiging possible antiderivative for a specific function. Okay po? Naiintindihan po ba? So in fact, any function of the form capital F of x equals to 4x cubed plus x squared plus c, where c is an element of any real numbers, is an antiderivative of f of x. Diba? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina po. Okay? Na hindi lang siya nalilimit into two antiderivatives. Okay? Kasi since negative 1 and 1 yan, ibig sabihin kahit anong constant yung ilalagay natin dyan, it will satisfy the function. Kahit sabihin nyo ang ilagay nyo dyan, 4x cubed plus x squared plus 3 minus 3 or plus 4 plus 5 and others pa po, it will give us still 12x squared plus 2x. Dito pa rin tayo babagsak kasi constant lang naman yung ina-add natin. And di ba kapag kumukuha tayo ng constant ng isang derivative, I mean, kapag kinukuha natin yung derivative ng isang constant, it is just 0. Okay? Yun lang po yun. So, dito, observe that the first derivative of the capital F of x is 12x squared plus 2x plus 0. Okay? So, syempre, magiging 0 nga kasi nga constant. Kaya, sinisimplify siya as 12x squared plus 2x na lang po. Okay? So, di ba, kahit anong palit yung real number dyan sa last term niya, satisfy niya pa rin yung derivative natin. Okay? So, other derivatives naman po ni cosine x are pwedeng maging sine x plus pi. Pwede rin namang sine x minus 1. So, di ba, hindi rin siya nalilimit sa isa o dalawang antiderivative. Okay? Considering na ang dami kasi nating pwedeng ilagay na constant, and wala naman siyang magiging effect doon sa ating derivatives. Okay? Naintindihan po ba ang sinasabi ko? Questions po so far, grade 11. Nakakasunod pa naman po. First slide pa lang ha. So kung wala pong questions, I'll proceed po with the next one. Again po, wag pong mahiyang magtanong ha. Para at least alam ko kung nakakasunod or masyado bang mabilis yung pagdi-discuss ko, yung pagsasalita ko po. Okay? So, I'll just clear the screen and proceed tayo sa next. Ayan. So, dito po sa theorem na to, if the capital letter F is an antiderivative of small letter f on an interval I, then every antiderivative of f of small letter f on I is given by the capital letter f of x plus c, where c is an arbitrary constant. Okay? So, meron tayong tinatawag na arbitrary constant. So, later malalaman natin siya kapag meron na tayong examples. Okay? So, next po. Remark, using the theorem above, we can conclude that if f sub 1 and f sub 2 are antiderivatives of small letter f, then f sub 2 of x is equal to f sub 1 of x plus c. So that is f sub 1 and f sub 2 differ only by a constant. Okay? So dito, next po is yung terminologies and notations natin. Anti-differentiation is a process of finding the antiderivative. So, di ba sa derivatives po, pag kumukuha tayo ng derivatives nila, ang tawag natin sa process na ginagawa natin is differentiation. So, dito, since kinukuha natin yung antiderivatives, ayan po, ang tawag naman natin doon ay anti-differentiation. Okay? So, anti-differentiation po ang tawag doon. Next po, the symbol integral is, ayan, the symbol, ayan po yung binilugan ko, is also called as the integral sign. Ayan yung tinatawag nating integral sign. Denotes the operation of anti-differentiation. Okay? So dito, kung natatandaan nyo po sa may ating derivatives, di ba meron tayong dx over dy. Tama po? So dito, ang ginagamit natin is this symbol that denotes as anti-differentiation po. Okay?
Ayan po yung mga dapat yung tatandaan. Okay? So, itong f of x plus c, kasi ito yung gagamitin natin later sa pagsosolve po natin. Okay? Okay. So, let's have the examples. I'll just clear the drawings. Let's have the first example po. Ay, sorry. Meron pa palang terminologies and notations before that. So, terminologies and notations po. The function small letter f is called the integrand. Ayan po. So, if the capital letter f is an antiderivative of small letter f, we write the integral of f of x dx is equals to the capital letter f of x plus c. So the symbols integral and dx go hand in hand, and dx helps us identify the variable of integration. Okay? And the next one po, the expression capital F of x plus c is called the general antiderivative of small letter f. Meanwhile, each antiderivative of small letter f is called a particular antiderivative of small letter f. Ay, sorry. Ayan, so now let's have the antiderivatives of algebraic functions. So we will be using this rules. Letter A po is the integral of dx is equals to x plus c. Letter next po, if n is any real number and n is not equal to negative 1, then the integral of x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 all over n plus 1 plus c. Next po, if a is any constant and f is a function, then the integral a f of x dx is equal to a integral of f of x dx. And then last one po, if f and g are functions defined on the same interval, integral of f of x plus or minus g of x dx is equal to the integral of f of x dx plus or minus the integral of g of x dx. Okay, so ito yung gagamitin nating rules. So mostly ang nagagamit dito is when it comes to algebraic function is si letter C po. Okay, yung sa constant. Kasi mostly may constant siya. So actually hindi lang siya isa eh. May times na combination po siya ng mga ilang rules po dyan. Okay? So let's have the first example na talaga. So number one po, we have the integral of 3dx. So we have to determine the following antiderivatives po. Okay? So dito, ayan. So we will be applying the third rule po. Okay? So it will give us, we have to take out the constant and then integral sign, and then consistent po doon si dx. Okay? Kasi si constant lang naman yung nilalabas natin sa integral sign po. Okay? And then next po, it will give us the answer of 3x plus c. Okay? So dito, in terms of getting the antiderivatives of a function, lagi po tayong merong letter C. Or meron tayong, yon may ina-add tayong C palagi. Okay? Hindi po pwedeng ang maging answer niya lang is 3x. Okay? So, meron tayong plus C dyan. Okay? Next po. Number 2. The integral of x raised to 6 dx is, paano po siya? So, we will be applying the second rule. Okay? So, paano po yung second rule? So, ito po, yung exponent natin, mag-a-add tayo ng 1 doon. Siya yung magiging n kasi natin. Okay? So, mag-a-add tayo ng 1. And yung exponent, kung ano yung nangyari doon sa exponent ninyo, ganun din po yung gagawin ninyo sa denominator. So, since meron kayong 6 plus 1 sa inyong numerator, I mean sa inyong exponent sa numerator, ganun din po sa denominator. Magkakaroon din kayo ng 6 plus 1 plus C. Okay? Kasi yung dx nyo, yan na rin po yun. Yung C na rin po yun. Okay? Next po, simplify nyo lang. So, it will give you x raised to 7 over 7 plus C.
Okay, so that will be your final answer. Okay, x raised to 7 over 7 plus c. So, kung medyo dito, alanganin kayo or sa tingin nyo hindi siya tama, pwede nyo naman pong i-check yan. Paano siya i-check? So, kunin nyo po yung derivatives ng function na yan. Okay? Like for example, 3x plus c. Pag kinuha mo yung derivatives nitong function na to, it will give you 3 lang. Tama? Kasi ang 3x, ito ay 1. So, 3 times 1 lang naman yan. Ito ay magiging 1 minus 1. Tama? Kung paano tayo nagkukuha ng derivatives po. Okay? And then same as sa number 2. Kung gusto nyo po ma-check kung tama yung answer natin or tama yung answer ninyo, you have to get the derivatives of the antiderivatives po. Okay? Kumbaga babalik lang kayo para ma-check nyo siya. Okay? So, ayan. So, next po, number 3. The integral of 1 over x raised to 6 dx. So, dito, since naka-fractional kasi siya, huwag natin pahirapan yung sarili natin. Itaas natin siya. Or kumbaga gagawin natin siyang whole number po. Okay? Kumbaga sa number, gagawin natin siyang whole number. So, since we have here 1 over x raised to 6, it will give us x raised to negative 6 na siya. Diba ganun yun? Kapag once na inaangat natin yung denominator papunta sa numerator, nagiging negative yung exponent niya. And ganun din naman kapag once na yung exponent ng numerator, pag once na binaba natin yung numerator natin, magbabago yung sign ng exponent niya kapag nilagay nyo siya sa denominator. So, dx, ayan siya. So, at this point, mas madali na natin siyang masosolve. Parang katulad lang nung ginawa natin sa number 2 po. Okay? So, lagay natin equals, integral sign, syempre. And then, ay hindi, wala na integral sign kasi dito na yung solving. Erase ko lang to. Ayan, para may space. And then, so, x raised to negative 6 plus 1. Ayan, nakaintindi. And then, negative 6 plus 1 plus c. Okay? Next po, simplify. X raised to negative 5 all over negative 5 po plus c. Siyempre. Okay? So, dito, ayan na yung answer natin. Okay? So, since yung ating numerator, meron siyang negative exponent, ilalagay ngayon natin siya sa baba para maiwasan natin yung negative exponent. Okay? So, it will give us, ayan, didelete ko lang itong sa number 2 para mas may space tayo sa pag-solve. So, it will give us 1. Siyempre, hindi nyo naman pwedeng leave us blank yung numerator kasi ibababa nga natin si x raised to negative 5. Ayan. So, negative 5 copy and then yung x raised to 5. Okay? So, kung kanina x raised to negative 5 siya, naging x raised to 5 na lang siya kasi nga binaba natin siya sa denominator. And then, siyempre, huwag kalimutan si c. So, since negative po sa denominator, pwede nating ilagay na lang sa gitna yung ating negative sign. So, 1, ayan, negative 1 over 5x raised to 5 plus c. Okay? So, mostly kapag meron tayong negative sign sa ating denominator, hindi siya totally nilalagay dapat sa denominator. Instead, doon siya sa gitna ng given function or doon sa katapat siya ng fraction bar natin. Okay, kumbaga parang dinidisseminate or hinahati mo yung negative doon sa numerator or sa denominator po. Okay, questions po grade 11. Clarifications. Bakit po ginawang fraction yung number 2? Okay. Ah, sige po. Erase ko na. Sa number 3 po, wala naman pong question. Wala naman. Actually, si number 2,
halos pareho lang siya nito ni number 3 eh. Kasi kung mapapansin niyo dito, ang bagong function na kailangan natin kunin yung antiderivatives is si integral of x raised to negative 6 dx. Hindi rin naman siya fraction. Tama? Pero nung sinolve ko na siya, naging fraction na siya. Okay? Kasi, balikan natin ha. Erase ko to. Balikan natin to. So, kung mapapansin nyo po dito sa rule number 2, kapag daw po naka-encounter kayo that you are asked to find the integral of x raised to n dx po, it should be x raised to n plus 1, yung exponent, mag-a-add ka lang po ng 1 doon. And kung ano yung ginawa mo doon sa iyong exponent, ganun din yung gagawin mo sa denominator. Okay? So kung ano yung ginawa mo ditong pag-add, ganun din yung gagawin mong pag-add sa denominator. Kaya automatic na nagiging fraction po siya. Okay? So ganun yung nangyari sa number 2 and sa number 3. Okay? Kasi dito, naging, ano na to, x raised to 6 plus 1 na siya. And then, since 6 plus 1 yung ginawa ko dito, magkakaroon din ako dito ng 6 plus 1. And dito rin po sa number 3, ito kasi, fraction siya. Eh, di ba kapag fraction kasi, mas complicated siyang isolve. Kaya ang gagawin natin, ginagawa natin siyang whole number po. Okay? Kaya naging integral of x raised to negative 6 dx na siya. Kumbaga, binago natin yung ating given function para mas madali nating mahanap yung antiderivatives po niya. Okay? So, ito yung hinanapan natin ng antiderivatives. Kaya, nung nagkaroon po tayo ng pagsusolve na, naging x raised to negative 6 plus 1 all over negative 6 plus 1 plus c. Okay? Kung ano yung ginawa ko dito, negative 6 plus 1, nandito rin siya sa denominator ko. Okay po? Questions pa po? Baka meron pang confusions po, grade 11. Before I proceed to the next example, wala naman na po. So, kung wala na, I will proceed to the next example. Ayan, mag-ask lang po ng question ha if merong part na naguguluhan. Okay, so I'll just clear the drawings. Doon tayo sa number 4. Ayan. So meron tayo dito the integral of 4 square root of u du. So dito, kung napansin nyo, kung ano yung given variable, ayun din yung kasama ni d. Okay, kasi dito sa number... Yung sa number 1, 2, 3, puro x yung variable na ginamit. Kaya dx yung nasa dulo. Okay? Pero since dito, ang ginamit na variable is u, so ang ginamit naman dun sa d is u po. So du na siya. Okay? So since meron tayong square root dito, padaliin natin yung pagsosolve natin. Alisin natin yung radical sign, so i-convert natin siya into exponential po. Okay? Or rational exponent. So integral, syempre kasi kumbaga parang isi-simplify lang muna natin. Hindi pa natin siya isosolve talaga. So si square root of u, so pwede natin siyang gawing u raised to 1/2. Tama po? Kasi square root po 'yan. Okay? And then syempre copy lang ulit si du. Ngayon, ito na yung isosolve natin. Ito yung hahanapan natin ng antiderivatives. Okay po? So since meron tayong, ayan, so ito po yung sinasabi ko kanina na merong times na nagkakaroon ng combination ng rules, which is yung rule number 2 and rule number 3. Okay? Yung sa rule number 3 kasi is yung tinitake out natin yung constant doon sa integral sign natin. So since si 4 po dyan, ayan, so ilalabas lang natin siya. So 4 and then integral sign po. So, u raised to 1/2. Unti-untiin nyo lang du. Okay? So, nilabas ko pa lang po yung ating constant na kasama. Okay? Next po, i-apply naman po natin. Wait lang, unstable. Ayan. So, i-apply naman po natin sunod ay yung rule number 2 po.
So, copy lang ulit si 4 as is lang siya dyan. Lagay tayong parenthesis. So, dito, so 1 half plus 1 po. Tama? And then, syempre, kung may 1 half plus 1 ako sa aking exponent, ganun lang din po sa denominator. So, 1 half plus 1 lang din. And syempre, don't forget the C. And so, ito, i-close ko na muna siya. Plus C. Okay? Next po, after applying the rule number 3 and rule number 2, let's just simplify po. Okay? So, simplify lang po natin. So, continue ko siya dito. So, copy lang ulit si 4 muna. Ang isimplify muna natin ay yung kanilang exponent po. Okay? So, u. So, 1 half plus 1. It will give us 3 halves. Okay? And then, syempre, kung 3 halves yun, matik na na 3 halves din to. Okay? Plus C. And then, combine na po natin. So, isama na natin si 4. So, we will have 4u raised to 3 halves over 3 halves plus C. So, since meron tayong fraction doon sa ating denominator, isimplify pa natin siya. So, di ba kapag kasi meron tayong fraction sa ating denominator, divide naman kasi talaga siya. Okay? So, nagiging division naman talaga siya kapag naka-fractional. Tama? So, ibig sabihin, we have to divide the numerator to the denominator. Okay? So, since fraction naman yung ating denominator, gagawin natin is i-reciprocate natin. And then, apply the, change the operation into multiplication po. So, it will give you 4u 3 halves. And then, dito na siya. So, since 3 halves to, magiging 2 thirds na kasi kukunin yung reciprocate. And then, plus C, syempre. Okay? And then, after that, i-multiply lang na natin. Okay? Para mas ma-simplify po natin. So, it will give us, ayan, di na siya kasha. So, it will give us 4 times 2 is 8u raised to 3 halves all over 3 plus C. So, that will be our final answer po. Questions po? Clarifications? Meron po ba? Wala naman. Okay, so if none, proceed na tayo sa next example ha. Clear ko na po. Number 5 example. So we have 12x squared plus 2x dx. Ayan po. The integral of 12x squared plus 2x dx. So dito, since meron tayong operation na addition dyan, apply natin si rule number 4 po. Okay? So isa-separate muna natin siya para hindi tayo mahirapan. So the integral of 12x squared dx plus the integral of 2x dx. Okay? So, syempre, kailangan nyo rin i-distribute yung dx. Hindi lang siya kay 2x po. Okay? And then, tsaka na natin i-apply yung ibang rules po para makuha yung antiderivatives. Take out yung, yung constant natin dyan, 12, and then x squared dx, unti-untiin po. Take out muna natin yung dapat i-take out. And then si 2 din, meron tayong x dx na lang. Okay? Next po, ayun, wait lang. Medyo liitan ko yung sulat ko para magkasya. 2 and then x dx. And then, galawin na natin yung nasa loob ng integral sign. So, yung mga nilabas natin as is lang siya. So, x squared, so that will be 2 plus 1, yung ating exponent. And then, syempre, yung kanyang denominator din, 2 plus 1. And then, plus
si 2 as is lang din. Yung x natin dyan, syempre, di ba, kahit x na lang yan, meron yung invisible exponent na 1 po. Kaya magkakaroon tayo ng 1 plus 1 dyan over 1 plus 1 din. And syempre, don't forget the c. Okay? So, hindi sila tag-isang c din ha. Kasi hindi porket dinistribute natin yung dx, tag-isang c sila. So, hindi po. As a whole na yun. And then, let's just simplify. So, it will give us 12. X. Ayan. So, parenthesis muna pa rin. X cube over 3 plus 2 and then x squared, tama, 1 plus 1 and then 2 to plus c. Okay? So, dito kasi, i-check natin kung meron tayong pwedeng ma-cancel out. Okay? Para dere-derecho yung pagsisimplify natin. So, si 12 times x cube over 3, so pwedeng ma-cancel out natin si 3 na denominator po. So, this will become 1 and 12 become 4. Okay? So, 12 divided by 3 is 4. So, dito, ito cancel out yan kasi parehong 2 yan. Okay? So, ngayon, tsaka ngayon natin isimplify. So, 4 times x cube over 1, that will be 4x cube na lang. Kahit wag na isulat si 1 kasi automatic naman na may 1 talaga yan lahat. Plus, x squared natin plus C. So, this is the antiderivative for this given function. Questions po, clarifications, grade 11. About getting the antiderivatives of algebraic function. Meron po bang questions? If none, I'll proceed po with our next example. Ayan. So, for our next example po, we have here the integral t times 2t minus 3 square root of t dt. Okay? So, dito naman, t yung variable na ginamit. So, dito, isa-isahin po natin. Okay? So, si square root, meron tayong square root dyan. I-simplify muna natin siya. I-change natin siya. So, copy lang muna yung iba. 2t minus 3 t raised to 1 half na po, no? And then, dt. Okay? And then, tignan natin kung meron pa tayong masisimplify. Okay. So, ito, kung napapansin nyo, meron tayong t doon sa labas ng kanilang parenthesis. So, pwede nyo na siyang i-distribute para mas madali. Okay? Para dire-diretso na yung pagkuha natin ng antiderivatives mamaya. So, t times 2t, that is 2t squared minus 3t, ano yan? So, 1 half plus 1. So, that is 3 halves. Okay? And then, syempre, dt. Lagyan natin ng parenthesis, dt. Okay? So, ngayon, ito yung kukunin natin, yung antiderivatives. Okay? And then, since meron na naman tayong involved na operation, paghiwalayin natin sila. Okay? And then at the same time, i-take out na natin yung dapat i-take out. So that is 2 integral of t squared dt minus 3 integral of t raised to 3 halves dt. Ayan. So mahaba talaga yung solving niyan. Kasi talagang dapat step by step para hindi kayo malilito sa pagkuha ng antiderivatives. Huwag nyo pong pagsabay-sabayin yung pag-apply ng rule ha. Isa-isahin nyo lang na, for example, at this point, yung rule number 3 muna. Sa sunod na step na yung rule number 2, sa sunod na step na yung rule number 4, ganun po. Okay? So dito, una kong na-apply is si rule number 4. Okay? And then next natin, na-apply na rin si rule number 3. Okay? Nagsabay na sila. So, ngayon, simplify na natin. Apply na natin si rule number 2. So, that will be 2. And then, yung t2 natin, t raised to 2 plus 1 na siya, all over 2 plus 1, minus 3,
And then, t raised to 3 halves plus 1 over 3 halves plus 1 din. And syempre, plus c. And then, let's just simplify po. So, ito, pwede nyo na itong ederecho. So, ayan, or, sige, i-take out. Huwag ko muna ipasok si 2 at saka si 3. Yung ating exponent pa lang muna. T raised to 3 po over 3 minus, and parenthesis, minus 3. And then, that is t raised to 5 halves over 5 halves 10. Plus c, syempre. Okay? And then, tsaka ngayon natin isama. So, 2t cubed over 3. Kasi hindi naman na siya pwedeng makancel out kay. Hindi naman pwedeng makancel out si 2 and si 3. Okay? So, ito naman, it will give us 3t 5 halves all over 5 halves. Okay? So, wala rin makakancel out dyan plus c. Okay? So, since dito, ayan, so dito po, fraction pa rin kasi yung denominator ng ating second term. So, i-simplify pa po muna natin siya. So, magiging 3t 5 halves. Multiply ulit kasi division yan, syempre, pag nagde-divide tayo ng fraction, kinukuha natin yung reciprocate nun. So, reciprocate ng 5 halves is 2/5. And then, nagiging multiplication na siya. So, it will give us 6t 5 halves over 5. Okay? So, ngayon, delete ko to para hindi ganun ka-spacious. Kopyahin ko na to 2t cubed over 3 minus 6t 5 halves over 5 plus c. Okay? So, ayan na po yung ating final answer. Ayan, ayusin ko. Ayan. Yan po yung final answer natin. So, that is the antiderivatives. Antiderivative of this given function po. Questions? Wala naman. Oh, next po. So, sa algebraic function pa lang tayo ha. Meron pa tayong exponential and logarithmic at saka trigonometric functions. Ayun, madami-dami pa siya. So, if none, I'll just clear the drawings. Last example for the algebraic function. So, we have here the integral of x squared plus 1 over x squared dx. So, dito, since naka-fractional siya, mahirap yan iangat kasi meron tayong value sa numerator natin. Hindi lang siya basta 1. Okay? X squared plus 1 siya. So, dito, ang magandang gawin, tignan natin kung meron tayong masisimplify. So, i-separate natin siya. I-separate in a way na since all over x squared siya, ibig sabihin, pareho silang merong denominator na x squared. Tama? So, ihiwalay lang natin. Or kumbaga, i-expand lang po natin. Para mas makita natin kung ano pa yung pwede nating masimplify. Okay? So, x squared over x squared, that is equal to 1 na lang. Ah, diba? So, meron na agad tayong isa. And then dito, since 1 over x squared na yan, pwede nyo na ngayong iangat yung denominator nyo na x squared. So, that will become x raised to negative 2 dx. Okay? So, at this point, ito ngayon yung kukunan natin ng antiderivative. Okay po? So, ngayon, apply na natin yung mga rules. So, may operation, pagsabayin na natin. Pwede nyo pagsabayin yun eh, si 4 at saka si 3 po. Okay? So, take out na yun. Dapat i-take out. Integral dx na lang plus ito wala namang matitake out si x raised to negative 2 as is lang siya. Okay? And then ito, ayan. So, 1 integral of dx, so that is simply x na lang. Tama?
Kasi 1 times x is still x pa rin naman yan. So, hindi mo naman pwedeng isulat na 1x. Hindi po pwede yun, ha? Next po, ayan, x minus 2. I mean, x raised to negative 2, sorry. So, it will be x raised to negative 2 plus 1 all over negative 2 plus 1 dx. Ay, sorry. Sin na. Idediretso na natin ang c. Okay? And then, let's just simplify. So, x plus magiging x raised to negative 1. Wait lang po. X raised to negative 1. Ayan. Raise over negative 1 then plus C. And parenthesis, syempre. Okay, so simplify natin kasi sa numerator natin, meron siyang exponent na negative 1 po. Tama? So, ibababa natin siya. So, dito, si x raised to negative 1 magiging x raised to 1. Or simply, x na lang. Kasi 1 lang naman siya. Okay? And kung mapapansin nyo, nawawala si, si 1 dito. Okay? So, andyan pa rin naman siya. Hindi ko nga lang sinusulat as negative 1, negative 1x. So, negative x na lang po. Okay? Alisin nyo na yun. And then, syempre, hindi pwedeng leave as blank si numerator. Wala nang matitira. So, 1 pa rin po yun. Baka kasi akalain nyo, binaliktad ko silang dalawa. Hindi po, ha? Si negative 1 dito sa denominator, as is siya, nandyan po siya. Invisible lang yung 1 natin. Kasi meron na tayong included na variable po. Kaya hindi na siya sinusulat na 1. Syempre, plus C. And then, ayusin na natin yung pagkakasulat. X plus 1 over negative X. So, since meron tayong negative sign sa ating denominator, ipagitna na natin siya. So, it will give us negative 1 over x po. Okay? Plus c. So, this is the antiderivative for this given function. Questions? Clarifications po? Wala naman. Questions po about finding the antiderivatives of algebraic functions. Wala po. Okay. So, thank you po for responding. Ayan. So, next tayo. Doon naman tayo sa exponential and logarithmic function. Clear ko yung drawings and I will stop sharing my screen. Sa whiteboard tayo ngayon. So, dito po. Sa exponential, ayan, so exponential and logarithmic, meron din tayong mga sinusunod na rules para makuha natin yung antiderivatives niya. Katulad lang din po ni algebraic functions. Okay, so ano-ano po yun? So we have here the integral of e raised to x dx. It is equal to e raised to x plus c. Diba? Para siyang yun sa derivatives. Diba kapag po kinuha natin yung derivatives ni e raised to x pa rin naman siya. Okay? So, ganun lang din po dito sa antiderivatives. As is lang din siya. And then, nag-a-add lang tayo ng c. Siyempre, palagi naman tayo nag-a-add ng c kapag kumukuha tayo ng antiderivatives. Next po. Next rule. We have a raised to x dx equals to a raised to x over ln a. So, ibig sabihin kung ano man yung value ng a dyan, ayun din yung ilalagay nyo dito sa baba. Okay? So, later meron po tayong example dyan where a should be greater than 0 with a is not equal to 1. Okay? So, dapat greater than 0 siya but not equal to 1. Okay? And then last one po. We also have x raised to negative 1 dx. So it is the integral of 1 over x dx which is equal to ln x. Ayan. Ito yung medyo confusing kasi medyo madami-dami, mahaba-haba yung procedure niya. Okay? So, if ever daw maka-encounter kayo ng given na x raised to negative 1 or 1 over x dx,
So, ang magiging answer na nun is L and X. So, yung X na yon depende kung ano yung value nung kasama ng variable X natin. Okay? Ayan. So, ayan yung mga rules na dapat nating tandaan. So, let's have an examples na po. Ayan. So, for the number one example, we have here the integral of e raised to x dx. Ayan. So, ito naman madali lang kasi as is na siya. So, ibig sabihin, this will be e raised to x plus c. Okay? Ganun lang po. Yun na yung final answer natin. Okay? So, ito po ay applicable kapag x lang yung exponent ni e. Okay? Like this one. Ito, hindi na lang siya basta x. So, integral of e raised to 2x na siya dx. Okay? So, it will be e raised to 2x over 2 plus c. Okay? And syempre, isi-simplify po natin siya. Okay? So, paano natin siya isi-simplify? So, pwede natin siyang gawing 1 half e raised to 2x plus c. Okay? Ayan. So, saan po nanggaling si 1? Lahat po yan merong invisible 1 dyan. Okay? Kumbaga, pinagsama niya na lang yung numbers na or yung mga, kumbaga, yung e kasi as a whole yun. Hindi lang siya sa numerator, hindi lang siya sa denominator. Doon siya sa buong term na yun. Okay? Questions po so far? Wala naman. Okay, so next example po, number 3. Number 3. Ayan, so integral of 2 e raised to x dx. Ayan, so paano siya isosolve? So take out natin si 2, syempre. And then si e raised to x, as is siya dyan, kasi magkasama si 2 e raised to x eh. Isang term lang sila. So, it will give us 2. And then, si e raised to x, siya na rin naman yun. Tama? Wala naman ng iba. Plus c. So, this is our answer. Okay? So, next po, number 4 example. Integral of 2 raised to x dx. Ayan. So, dito natin ia-apply yung ating, ano yun? So, integral of ax dx. Kung natatandaan nyo po yung rule na sinulat ko. So, ito daw po ay equal sa a raised to x ln a plus c. Okay? So, i-apply natin tong rule na to dito sa given function. So, ibig sabihin, 2 raised to x yung numerator natin over ln a. So, yung a natin is 2. So, that will be ln 2 plus c. Ganun lang. Okay? Diba? Madali lang naman siya. Kailangan lang talaga alam mo yung rules. Okay? Hindi nyo pwedeng i-apply dito yung rules sa hindi lahat ng rules dun sa algebraic function is i-apply nyo dito. Katulad yan, 2 raised to x, tapos baka mag-add kayo ng 1 dyan. Okay? So, hindi po ganun. So, dapat whole number lang din yung exponent nyo. Okay, so ito kasi ay exponential and logarithmic function na po. Okay, next example po, kung wala namang tanong. Number 5. Ayan, so ito ganun lang din. Integral of 5 raised to x dx. So kapag alam na yung rule, alam na agad na ang sagot ay 5 raised to x ln 5 plus. Diba, wala na siyang solving na nagaganap kasi meron kang basis na rule po. Okay? Hindi na siya kailangan ng mahabang solution kung hindi naman na talaga kailangan. Okay po? So, sa number 6 natin, ayan, erase ko lang itong, ayan, para may space tayo sa number 6. Number 6 example, integral of e raised to x plus 2 raised to x
dx. So, paano po yan? So, i-separate muna natin yung integral sign. E raised to x dx plus integral of 2 raised to x dx. So, hindi po palalabasin si 2 ha. Kasi function siya mismo, yung 2 raised to x natin. Okay? Isang term siya. So, e raised to x dx, ang antiderivative niya is e raised to x lang. Tama? Plus, ang 2 raised to x natin, yung katulad mo nitong number 5 and number 4 kanina. So, this will be 2 raised to x over ln 2 plus c. Okay? Ayan. So, nagiging combination siya minsan. Diba? Yung solving natin or yung example ko kaninang number 1 at saka number 5. Ayan. So, pinagsasama siya minsan. Okay po. Questions po, clarifications? If none, I will continue po ha with the next example. Number 7 po. Integral of 5e raised to 3x plus 2 raised to x dx. Ayan. So, ito, 5e raised to 3x. So, katulad siya ng example kong number 2 kanina. Okay? So, dito, pwede nating i-separate muna yung ating integral sign. And then, at the same time, ilalabas na natin yung pwedeng ilabas. So, itong si 5 kasi, pwede siyang i-take out. Okay? Since hindi naman siya yung merong exponent. And then, e raised to 3x dx plus integral of 2 raised to x dx po. Okay? So, it will be 5 and then e raised to 3x over 3 po. Tama? Plus, ang 2 raised to x natin is 2 raised to x over ln po siya. Okay? Plus c. So, ito po ay pwede nyo pang gawing 5 thirds. Ayan, pinagsasama nyo na lang. Igitna nyo na lang si e. 3 raised to x plus 2 raised to x all over ln 2 plus c. Ayan siya. Questions po about sa example natin. Clarifications. Ayan, wala na po. Okay, thank you po for responding. Ayan, so number 8. So, integral of 3 raised to x plus 1 dx. Ayan. So, paano siya isosolve kapag ganyan? So, i-separate nyo po siya. So, ito kasi, di ba? So, a x plus, pag a raised to x plus 1 po, pwede nyo siyang gawing a raised to x and then a raised to 1. Okay? Kumbaga, sineseparate nyo siya. So, ito po, ibig sabihin, pwede nyo siyang gawing 3 raised to 1 times 3 raised to x. Kahit naman balikta rin nyo yan, same pa rin po. Kasi, positive sila pareho. Okay? And then, i-take out natin kasi itong si 3 raised to 1 is simply 3 pa rin naman. Tama? So, pwede natin siyang ilabas. So, 3, the integral of 3 raised to x dx. And then, si 3 raised to x dx, I mean, si 3 raised to x is pwedeng maging, pwede natin i-apply yung next rule. So, 3 raised to x is, ayan, multiply muna natin, 3 raised to x over ln 3 po. Okay? Plus c. Yan na po yan. So, hindi mo kasi siya basta pwedeng i-combine yung 3 and 3 raised to x po. Okay? So, pwedeng ganyan na lang yung answer ninyo. Okay? Questions po. Clarifications? Wala naman. Oh, next po. Last one. For exponential and logarithmic. Bago tayo mag-proceed kay trigonometric function. Ayan. So, halos ganyan pa rin itong example na to. 7x plus 2 dx. So, separate nyo lang. Integral of 7 squared times
7 raised to x dx. Okay? So, si 7 squared magiging 49 po. So, ite-take out nyo na siya. And then, 7 raised to x as is. And then, kunin po yung antiderivative nun. To copy lang. So, this will be 7 raised to x po all over ln 7 and then plus c. Okay? So, pwedeng ganyan yung answer or pwede rin namang i-all over nyo na siya or kumbaga magiging 49 over ln 7 times 7x, 7 raised to x plus c. So, kahit alin naman doon, pwedeng maging answer. Okay? So, that is how we get the antiderivatives in terms of exponential and logarithmic functions po. Ayan. Questions, clarifications po sa exponential and logarithmic functions. If none, wait lang po. Let's proceed with the trigonometric functions. Okay, so dito po meron din namang mga example ng exponential and logarithmic. And so in terms of finding the antiderivatives of trigonometric functions po, so we have to recall first the following differentiation formulas of the different trigonometric functions. Okay, so such as yung sine x, ang derivatives niya is cosine x. Okay? So, meron din tayo dito ang theorem 13, the antiderivatives of trigonometric functions. So, ito, madali lang siya kasi given na. Okay? So, kailangan lang memorize niyo siya, alam niyo siya. Okay? So, ang integral of sine x dx is negative cosine x plus c. And then, ang integral ng cosine x dx is sine x plus c. Ang integral ng second squared x dx is tangent x plus c. Ang integral naman po ng cosecant squared x dx is equal to negative cotangent x plus c. And then the integral of secant x tangent x dx is equal to secant x plus c. And then last one, the integral of cosecant x cotangent x dx is equal to negative cosecant x plus c. Okay? So, dapat alam nyo po siya, memorize nyo siya para masolve ninyo yung antiderivatives ng trigonometric functions. Unlike kasi ni algebraic functions and ni exponential and logarithmic functions na rules yung tatandaan natin. Or kumbaga yung way kung paano siya isosolve. So, dito, para siyang all-in-one na eh. Kumbaga, yung antiderivatives, kabisado mo siya at the same time, yung rules din po pagdating sa trigonometric functions. So, dito, meron tayong examples. The integral of cosine x minus sine x dx, ayan, so separate nyo po siya, and then, it will be sine x minus negative cosine x plus c po. Okay? Ayan siya. So, ang antiderivative ng ating cosine x dx is sine x. Tama? And then, ang ating antiderivative naman po ng sine x ay negative cosine x. So, nandito rin po. Okay? Ayan siya. So, sine x ay negative cosine x. Okay? Next po. So, since parehong negative yan, negative times negative, that will become positive. So, sine x plus cosine x plus c is the final answer or the antiderivative of the given function. Okay? Next po, ayan. So, the integral of cotangent square x dx is equal to, ayan. So, integral of cosecant squared x minus 1. Okay, so bakit siya naging ganyan? So, equivalent kasi silang dalawa. Okay? So, si cotangent, or alam na kasi natin, ayan, so, minention na siya dito, we know that cotangent square x is equal, or ang equivalent niya rin, ay si cosecant squared minus 1 po. Okay, so, ibig sabihin, pwede nating i-expand si cotangent squared x dx as cosecant squared x minus
cosecant squared x minus 1 po. Okay? And then, doon natin kukunin yung antiderivatives po niya. Okay? So, separate nyo muna since meron tayong subtraction operation dyan. Cosecant squared x minus the integral of dx. So, ang ating antiderivatives for cosecant squared is negative cotangent squared minus, and dx is simply x na lang, and then plus c. Okay? And kung babalikan kasi natin to, ayan. So, wala ditong cotangent po. Tama? Wala tayong given na cotangent. Kaya, ang nangyari doon, ginawa siyang cosecant squared minus 1 po. Okay? Kasi, yun yung meron tayo. Yun yung merong antiderivatives po. So, ang antiderivatives ng cosecant squared x dx is negative cotangent x plus c. Okay? So, katulad lang din po kanina, para mas madali nating mahanap yung antiderivatives, pwedeng isimplify yung ating given function or pwede nyo siyang i-expand para mas madalian kayo or para mas madali ninyong makuha yung antiderivatives po niya. Okay? Next po. Ayan. So, tangent squared v dv. So, dito naman v yung ginamit na na variable po. Okay? So, dito, katulad din po sa ginawa natin kanina sa letter B, we all know that tangent squared u v is equal to secant squared v minus 1. So, kanina doon po kasi sa given natin antiderivatives, wala ring tangent squared doon. Okay, kaya kailangan natin siyang expand as secant squared v. Okay? And then same procedure as letter v as letter b. So separate natin si ating secant squared v, and then si 1 natin. So it will give us tangent v minus v plus c. Okay? And then last example po, the integral of sine x over cosine cosine squared x dx is equal to, and so sine x over cosine x times 1 over cosine x dx po. Okay? So equivalent din kasi sila. Okay? So dito, kung mapapansin ninyo, the integral of, ayan, so dito kasi si sine x and cosine x can become tangent x. Okay? And kaya siya na doble dito. Ayan. Kasi diba ang given is sine x over cosine squared x. So kung napansin nyo po, yung ating denominator is meron siyang exponent na 2. Pero pagdating dito sa second step, wala na siyang exponent na 2. So in-expand kasi natin yung cosine squared x natin. So hiniwalayan natin siya. Okay? Hiniwalay natin. Para mas madali nating ma-simplify yung given function at mas madali nating mahanap yung antiderivatives niya. And si sine x over cosine x can be tangent x po. Okay? So ito, nakikita na natin siya or na-encounter na po natin siya doon sa ating differentiation or sa paghanap ng derivatives po. So tangent x, and then si 1 over cosine x naman po can be secant x naman po. Okay? So, kunin yung antiderivative ng buong function na yon, so it will give us secant x plus c. Okay? Questions po in finding the antiderivatives of trigonometric functions. Clarifications po grade 11. Ayan. So, meron pa rin tayong pina-follow po, ha? So, lahat naman sila, meron tayong kailangang i-follow para mahanap natin yung tamang antiderivatives nila. Okay? And syempre, don't forget the letter C at the end. Okay? Kasi, yun po ay based doon sa first theorem na in-introduce ko sa inyo kanina. So, namamali kasi minsan yung iba sa pagsagot kasi tama yung pagkuha nila ng antiderivatives pero nakalimutan nila yung C, which is yung constant. Okay po? And again din po, in order for you to check your answer, just get the derivatives of the antiderivatives na nasolve ninyo. Okay? And dapat babalik kayo doon sa umpisa para masigurado ninyong tama kayo. Okay?
So if you don't have any questions, I will stop sharing my screen.